Ikwento naman ang isa sa mga nakaligtas ang mga huling sandali bago lumubog ang sinasakyan nilang fast craft sa Infanta, Quezon. Apat po ang patay sa trahedya. Narito ang unang balita live ni Jamie Santos. Jamie? Yes, Connie, 46 na survivors ang isinugod sa Claro M. Recto District Hospital dito nga sa Infanta, Quezon. 10 nga sa kanila ang na-discharge na sa ospital. Una rito, 4 na patay ang isinugod sa kanilang ospital bago sila isugod sa funeraria. Nananakit pa ang ilang bahagi ng katawan ni Alshir Villaflor na isa sa mga nakaligtas ng aming makausap kagabi. Inabutan namin siya sa funeraria kung saan dinala ang isa sa 4 na namatay sa insidente. Kaibigan daw ng kanilang pamilyang isa sa mga namatay na si Francisco Asuela, 79 years old. Kwento ni Alshir, pinahintulutan daw maglayag ang kanilang sinasakyang fast craft. Nung una raw, kalmado naman at maayos ang kanilang biyahe. Pero nang makarating daw sila sa halos gitna, doon na raw lumakas ang alon. Hanggang sa pinasok na ang kanilang sasakyan. Nang tumagilid na raw ang MV Aircraft 3, nagkagulo na raw ang mga tao at nagkanya-kanya na ng talon. Mabuti na nga lang daw nakasuot siya ng life vest. Ilang tao nga rin daw ang humawak sa kanya para makaligtas. Naipasa rin daw sa kanya ang isang batang nasa mahigit isang taong gulang. Malaking pasasalamat daw niya sa Diyos na nakaligtas siya. Pero nagdadalamhati rin daw siya sa sinapit ng ilang kakilala. Isang kaibigan pa raw niya ang nawawala. Sa covered court ng barangay Dinahika naman sa Infanta, dinala ang mga nakaligtas sa lumubog na bangka. Agad silang binigyan ng mga damit at pagkain. Ayon sa ilang pasahero, kulang daw sa life jacket ang bangka at tila overloaded din daw ito. Koni, ngayong daw umaga, muling ipagpapatuloy ang rescue operation para sa 7 pang nawawala. Ayon naman sa ospital, nagpaabot na ng tulong sa mga nakakonfine sa kanila ang pamunuan ng MV Aircraft 3. Koni. Maraming salamat, Jamie Santos.